Ngayong gabi sa Angulo, tampok ang premyadong manunulat na si Ricky Lee. Ang kanyang mga kwento naging mahalagang bahagi ng second golden age ng Philippine cinema. Karamihan sa mahigit 150 scripts niya ay humakot ng parangal at tumatak sa kasaysayan ng pelikula sa Pilipinas. At ngayon, nais niyang ibahagi sa iba ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga workshop at maging sa pamantasan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Angulo. Si Ricky Lee ang sumulat sa ilan sa di malilimutang pelikulang Pilipino nitong nakaraang 4 na dekada. Mga kwentong binigyang buhay ng mga pinakamagagaling na direktor at artista, ang mga ito'y tumatalakay sa matalimuot na mga isyu't problema ng ating panahon. Kwento ni Elsa, ang dalagang pinagpakitaan ng mahal na birhen at bumago sa buhay ng kanyang baryo, si Ricky Lee. Naging mentor rin siya ng ilan sa mga sikat at pasibol na screenwriter ng ating panahon at kilala sa paglimbag ng scriptwriting manual na Trip to Quiapo. Hindi ka tuturuan ng librong ito kung paano magsulat. Buhay ang gagawa nun. Ang bawat salita, saloobin at pagkatao ng mga karakter sa isang pelikula ay salamin ng imahinasyon ng isang screenwriter. Kailan ka una nagsulat para sa isang pelikula? Medyo komplikado. Nung underground pa ako, hindi pa ako nahuhuli, nabalitaan ko na may gagawing pelikula si Joseph Estrada tungkol sa isang Chinese na karakter na naka-witness ng crime, takot mag-report sa police kasi Chinese siya. So they needed a writer with Chinese blood. Yun yung kauna-unahan kong break. Hindi nila alam na aktivista ako that time or na nag-underground. And hindi ko ginamit yung pangalan ko. So it's R. H. Laurel. Tatlo kami. Ako yung R. So that was my first experience. Kumita ako ng konti. Then nahuli ako the next year. Nakulong. Panahon ng martial law, marami sa mahuhusay na manunulat ang tinapon sa bilangguan. Kasama niya sa isang taong pagkakabilanggo sina Joan Maglipon at Bien Lumbera, na pagkalaya ay naging mga haligi ng periodismo at pelikula sa bansa. Paglaya, isinulat niya ang unang pelikula ni Mike De Leon, Ang Itim, kasama ang mga kapwa manunulat na sina Doy Del Mundo at Gil Quito. Again, at that time, hindi pa ako decididong magpelikula. And besides, gusto ko political. Kasi maarte pa ako noon eh. So sabi ko, okay lang ako, basta huwag gamitin yung pangalan. Taong 1979 nang inalok siya ni Pete Lacaba na samahan siyang isulat ang Jaguar, pelikula ng direktor na si Lino Broca. That's my first officially credited film, Jaguar, in 1979. After that, Brutal, Moral, Salome, Himala, and so on. Karamihan sa sinulat niya noong dekada 80 ay kabilang sa tinatawag na Second Golden Age of Philippine Cinema. Paano ka natutong sulat? Wala akong alam. Wala eh. Pangit-pangit siguro ng mga una kong sinulat. Parang nobela na ang wordy-wordy eh. Walang formal training. Walang workshop-workshop noon sa life. Talagang matuto lang on the spot habang nagsusulat. Ginagayad naman ako ng mga director eh. Ngunit iilan lamang sa mga pelikulang kanyang sinulat ang itinuturing niyang kanya. Sa pelikula, nakadikta yan sa gusto ng producer ang gagawing pelikula eh. 95% ng mga ginawa kong pelikula nanggaling sa producer o sa kalakaran. Yung 5% lang yung akin talaga. Kung wala nang lahat, kung kalansay na lang tayo, ang matitiray ang sinasabi mong sining. Himala, akin talaga. Yun, akong pumili kay Nora or akong pumili ng director later on, and so on. So, akin yung project. In a way, for a writer like me, masarap yung pakiramdam na may nagawa ako 30 years ago. Pag pinanood nyo ngayon, parang may sinasabi pa rin siya sa inyo. May makukuha pa rin kayo sa kanyang kwento or insight tungkol sa buhay, tungkol sa lipunan, tungkol sa pagkatao nating lahat. Kwento pa ni Ricky, hindi raw siya kagaya ng ibang writer na may pinipiling katrabaho. Maswerte raw siya na natuto siya sa iba't ibang estilo, pilosopiya at sistema ng pagsusulat ng iba't ibang direktor na nakatrabaho niya.
Unang-una muna, dapat tanggapin mo na pag nagsusulat ka sa pelikula, collaborative yan eh, na trabaho. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang masusunod. Maraming iba pang masusunod. And kung minsan, mas marunong sila sa'yo, o mas mahusay, o mas tama. Ikalawa, pag pelikula yan, ang captain of the ship, yung director. Hindi yung writer. Madalas sabihin ni Ricky sa aking panayam na ayaw niyang makahon. Lahat na yata ng uri ng pelikula na isulat na niya. So, I'm able to do materials na as diverse as Himala and Relasyon or Haplos, magkakaiba. Ricky, meron ka bang prosesong sinusunod sa pagsusulat? Meron eh. Sabi ko na sa inyo, magala ako at kalat akong tao. Hindi ako organisadong tao. Bata pa alam ko na yun eh. Ang unang manunulat, pinag-aaralan niya ang daang ginamit ng mga naunang manunulat. At ito ang susundin niya. Makakarating siya sa Quiapo. Ang pagsusulat daw ng script ay parang pagpunta lang sa Quiapo. Una muna, pag-aaralan mo ang konbensyonal na daan patungo doon. Narating ni Ricky Lee ang Maynila sa konbensyonal na paraan, lula ng isang bus. Pinag-aralan din niya mga pinakamadaling daan papunta sa iba't ibang lugar dito. Isa na nga ang pagpunta sa Quiapo. At that time, yun ang pinakasentro na nag-ano doon. So sa akin, siya yung kumbaga, siya yung objectification, physicalization nung dream ko na marating ko ang Manila, marating ko yung big world, yung malaking mundo na gusto kong marating, yung gusto kong lumaya sa Bicol. Kaya eventually nang gumawa ako ng script writing manual, title niya, Trip to Quiapo. Mula sa Daig Camarines Sur, lumawas ng Maynila ang Noy Binatang si Ricky Lee, dala ang kakaunting gamit, ilang damit, at ang kanyang malaking pangarap. So pagdating sa Maynila, nagsulat ako ng nagsulat. May manual typewriter na nahiram yung kasamahan ko sa kanyang hipag. Ako naman walang trabaho, so isang kasama, sulat ako ng sulat. Mm-hmm. And na-reject yung second short story ko, pa yung third ko natanggap at yung fourth ko natanggap. So malakas yung feeling ko na a writer ako. Dahil walang kamag-anak na masasandalan, natuto si Ricky Lee na magbanat ng buto sa murang edad. Nakapag-waiter ako sa DeMarc's Pizza, nag-salesman ako ng sabon, na-employ ako sa factory ng Avesco, Avemark, sa San Francisco del Monte as accounting clerk. Wala akong alam sa accounting kasi high school graduate ako. Kung ano ng trabaho ang ginawa ko para mag-survive dito sa Manila. Pupunta ako ng Luneta, lahat ng klase nandun eh. May mga nagdadala ng kaldero galing probinsya, doon sila nagluluto. May mga halos doon na nakatira. Lahat ng klase ng tao rin nandun. So again, hilig ko rin doon matulog. Natutulog ako hanggang umaga. Pinapakinggan ko yung parang exercise sa sarili ko as a writer. Sabi ko, pagising ko sa umaga, ano ang mga unang sounds? Then inonote ko later. So anong naobserbahan ko? Pag wala akong maisip, pag nandidepress or hirap sa sinusulat, pupunta ako sa Malate. Nakaupo lang ako doon sa isang lugar. Abutan ako ng hanggang umaga doon na nakaupo lang doon, nakatingin. Pag-uwi ko, ang feeling ko, punong-puno ako ng isusulat, punong-puno ako ng buhay. Ang karanasan ni Ricky sa mga kalsada ng Maynila, humubog sa kanya bilang isang manunulat. Kung susumahin, mahigit 150 screenplay na ang aking naisulat, may 3 stage plays, 2 nobela, 3 novelettes, 11 maiksing kwento, 6 na tula, 1 scriptwriting manual, at di mabilang na journalistic pieces. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang aking mga kwento. Marami nang nakamit na parangal ang manunulat na si Ricky Lee para sa kanyang mga screenplay, dula, nobela at mga maiikling kwento. Ang kanyang mga istorya hango sa malapelikula niyang buhay na nagsimula sa bayan ng Daet sa Camarines Norte. Ang ikalawang manunulat, may pagkakalug ata. Umikot muna sa mga ilog at bundok at gubat.
umiwas sa konbensyonal na daan. Nagpagchismisan pa sa kalye hanggang sa makarating siya sa Quiapo. Ang buhay ni Ricky Lee ay mahabang daan na maraming liko-liko. Pero may stopover dito na tunay na naging malapit sa kanyang puso. Isa na rito ang Universidad ng Pilipinas, kung saan siya kumuha ng kursong EB English Major in Literature taong 1967. Ayon kay Ricky, sa UP niya naranasan ang maraming masasayang taon ng kanyang buhay. Na-realize ko na hindi naman pala siya lugar ng puro marurunong. Iba-ibang klaseng tao pala ang nandito. Iba-ibang kulay. May marunong, may hindi masyado, may kalog, may hindi kalog, may baliw, etc. So, I felt so at home. Una naming destinasyon ang dating Arts and Sciences o AS Building kung saan nagkaklase si Ricky noong siya'y estudyante. Noong panahon yun, diyan yung mga discussion groups, mga aktivista diyan sa mga sahig nakaupo. Dahil solong sinusuportahan ni Ricky ang sarili, sinikap niyang maging scholar. Ay, wala akong pera. So, kailan makalibre sa tuition? So, extra time ko, nasa library ako. Basa ng libro. Naging libangan ni Ricky ang pagbabasa ng libro upang lumaya sa kalungkutan. Ang isa naman ay ang panunood ng pelikula. Kahit noong nasa Daet Camarines Norte pa lang ang batikang manunulat, ang mga libro at pelikula ang naging paraan ng pagtakas niya sa mga problema. Ang feeling ko, nakakatakas ako sa maliit na mundo ko doon sa Daet. Na eventually, naging paraan din ang pagpapalawak ng imagination ko. Kasi pag wala akong pera, nakikinig ako doon sa harapan ng sinehan. Merong malaking loudspeaker doon. Mm-hmm. So maririnig mo ngayon yung dialogue, yung music ng pelikula. So maski hindi ko nakikita, na-imagine ko yung nangyayari sa loob. Bawat librong makita ko sa library namin, binabasa ko talaga. Ayon sa nakatatandang kapatid ni Ricky na si Lucy Peredo, 4 na taon pa lang si Ricky, libro na ang nagsilbi niyang laruan. Mahilig siya magbasa. Kahit 4 years old pa lang siya, 5, 6. Pag binigyan siya ng papa niya ng pera, binibili niya kaagad ng mga liwayway, yung mga magazine comics noon. Mahilig siya magbasa, magtingin. Kahit hindi siya marunong magbasa, sige, ang tingin niya lang. Sa edad na 5, naulila na si Ricky sa ina na si Clarita Ariola, natubong Daet. Ang kanyang ama naman na si Dihyan Chin, na isang Chino, pinaampun siya sa kanilang mga kamag-anak nang mamatay ang kanyang ina. Feeling niya inadequate siyang mag-alaga ng bata. Nakikita ko lang siya pag humingi ako ng allowance. Kikita kami sa kalsada, liliko siya sa kaliwa, liliko naman ako sa kanan para hindi lang kami mag-usap. Kasi pag nagharap kami, ano naman ang pag-uusapan namin? Di natuluyang nakasama ni Ricky ang ama, yumao ito noong 10 taon siya. Actually, isang regret ko sa buhay ko, never kong totoong nakilala yung tatay ko. Alam kong mahal niya ako, pero once ko lang naalalang nayakap niya ako nung nalaman niyang first honor ako noong grade 3 ata. Baon ng pangarap niyang makita ang mundo. Lumuwas ang probinsyanong si Ricky patungong Maynila, dala lamang ang 50 pisong premyo na kanyang natanggap. Nang mapili at ilathala ng Filipino Free Press ang kanyang kauna-unahang maikling kwento. Pagdating sa kolehiyo, patuloy na nagsumikap si Ricky na suportahan ang sarili. Nagtrabaho bilang student assistant, tutor, hanggang sa maging staff member ng Filipino Free Press at Asia Philippines Leader. Nasa 2 taon pa lang si Ricky sa UP nang manalo siya sa prestihiyosong Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa 2 magkasunod na taon. Para sa Wag Mong Kukwentuhan ang Batang Si Wei Fung taong 1969 at Servando Magdamag taong 1970. Parehong maikling kwento. Bawat isa ay gumagalang sa kanya na tinitingala ang kanyang kakayahan bilang manunulat dahil mahusay naman talaga siyang magsusulat at that point.
Naging miyembro si Ricky ng grupong panulat para sa kaunlaran ng sambayanan o paksa na binubuo ng mga manunulat na lumalaban sa pamahalaan. Nung maging aktivista ako dito sa UP, nung ko na-realize na may Chinese blood ako, nag-aaral ako ng English pero Pilipino ako. Dito ako pinanganak. And sa Pilipino ako dapat magsulat. At ang kinikwento ko, buhay ng mga kapwa ko Pilipino. At ang magbabasa sa akin, kapwa ko rin Pilipino, bakit ang magsusulat sa English? And so, nag-decide ako na hanggat makakaya ko, magpapaka-Pilipino ako. Hindi natapos ni Ricky ang kanyang kurso. Bagaman taong 1986, nagsimula siyang magturo sa UP ng film writing at script writing sa College of Mass Comm. Yun lang naman ang dalawa kong pagkatao or katauhan. Manunulat at tumutulong sa iba na makapagsulat. Yun lang ang alam kong gawin sa buhay ko. Isa sa mga paboritong lugar ni Ricky ang Lagoon sa UP. Paggabi, pag nakahiga ako dito sa gitna, madilim na madilim dito. So masarap yung feeling na nakalutang ako sa gitna nitong mga sasakyang makapalipot hanggang makatulog ako. In a way, UP yung tirahan ko, UP yung tambayan ko. Pero Lagoon, malapit sa puso ko, kaya yung email address ko, mula pa nung simula hanggang ngayon, Lagoon. At sa mga panahon na kailangan ng lakas ng loob at katahimikan, sa UP Chapel naman nagpupunta si Ricky. Hindi raw sagradong katoliko si Ricky pero hilig niya magbasa ng Biblia. Nakatulong daw iyon para matuto siyang magsulat. Maraming magagandang kwento ang nasa Bible na hanggang ngayon may relevance. Nagpaikot-ikot ang buhay ni Ricky sa UP. Kumaliwa, dumiretso, sumakay ng ikot at toki, saka nakakita ng bagong lakaran. Maraming nakilala at naging kaibigan, pero sa huli, nakarating siya sa tamang daan. Ang mag-iisang ganap na manunulat. Maraming kwento at karanasan ang mga Pilipino na naghihintay lamang na maisulat, maisadula o maisapelikula. Kaya naman ang batikang writer na si Ricky Lee, pursigido ang ibahagi ang kanyang nalalaman sa pagsusulat ng kwento. Ang ikatlong manunulat, hindi rin siya sumunod sa rules. Aba, hindi lang kalog, baliw pa ata. Umikot-ikot din siya sa mga ilog at bundok at palengke at simbahan. Nagkawala-wala pa, muntik pang ma-hold up, hanggang makarating siya sa isang lugar. Hindi ito ang Quiapo. Pero mapapaniwala niya tayo na ito ay Quiapo rin. Siya ang pinakamahusay sa tatlong manunulat. Ang tahanan ni Ricky Lee ay isang refleksyon ng kanyang simpleng pamumuhay. Wala akong property sa buhay ko. Nagre-rent lang ako dito sa bahay na to. Akin na tong kotseng ito. Sa dami ng pumatok na proyekto ni Ricky at sa tagal na niya sa industriya ng pelikula at telebisyon, tinatayang malaki na dapat ang kinita niya sa loob ng 33 taon niya sa pagsusulat. Kilala din si Ricky sa pagsusulat ng nobela. 2008 nang mailathala ang kanyang unang nobela na pinamagatang Para kay B na tungkol sa pag-ibig. Noong 2011, sinundan pa ito ng isang nobelang pinamagatang Amapola sa 65 na kabanata. Bida sa kwento ang isang baklang manananggal. Hindi naman money-making venture talaga ang pagsusulat ng libro at pagpapublish ng libro. Kasi sa Pilipinas, hindi kaya sa Amerika na talagang nagbabasa ang tao. Dito, may hunger ang tao na magbasa, pero kailangan dalhin mo sa kanila sa pinaka mababang presyo at pinakamagandang paraan para suportahan nila. Hindi alam ng mas nakararami, may anak si Ricky. May inampun ako mula pa nung bata pa siya. Si Kiko ay anak ng kaibigan ni Ricky. 9 taon pa lang si Kiko nang kukupin siya ni Ricky. Ngayon, 21 na si Kiko at nag-aaral ng kursong tourism. Tumangging magpa-interview si Kiko pero sa unang pagkakataon, pumayag siyang magpakuha sa kamera.
maluwag ako sa kanya. Liberal akong magulang. Kung anong desisyon niya, may tiwala ako na marunong siyang magdesisyon sa kung anong gusto niyang kurso, anong gusto niyang kunin, anong gusto niyang gawin. Nakikinig ako sa opinion niya. Hindi man nagsalita si Kiko, bakas naman ang pagmamahal niya sa kanyang kinikilalang ama dahil pinatatupan niya ang mukha ni Ricky sa kanyang braso. Bagamat kapos sa pagmamahal ng pamilya ang dating batang Bicolanong Inchik, punong-puno pa rin siya ng pagmamahal para sa kapwa. Bukod kasi sa kanyang anak at mga kaibigan, maraming buhay na ang naapektuhan ni Ricky. 30 taon siyang nagbibigay ng libreng workshop sa mga nais matutong magsulat. Kasi ito rin yung workshop area ko. Kaya ito banig. Sa banig, nakaupo yung mga workshoppers. Natutulog sila rito, panood sila ng panood dito, yeah. Nagpi-film orgy. Ibig sabihin, yung manunood ng pelikula hanggang madaling araw magsawa. Sa mga workshop na ito, wala siyang hinihinging bayad sa workshop at sagot pa niya ang pagkain ng mga participants. Naglalaro sa 5,000 hanggang 10,000 pataas ang gastos isang araw ng workshop ni Ricky Lee. Mulang bata gusto na magturo, mag-teacher. And madalas sinasabi na nila na ay siguro gumaganti ka lang dahil ang daming tumulong sa'yo. So parang paying it forward. Sabi ko sa isang banda, oo. But actually, mas totoo na isipin na nung paman, may paniniwala na ako na ano man ang meron ka, dapat sinishare. Marami sa kanyang naturuan, tanyag na rin sa larangan ng pelikula at telebisyon. Isa si Siegfried sa mga naging matagumpay na workshoppers ni Ricky Lee na ngayon ay isang writer sa telebisyon at direktor ng indie films. Si Ricky ka na eh, tagito. Ba't pa ako magtuturo sa mga ibang tao para makapasok sa industriya? Yung generosity nga na, hindi, marami pang writers dyan, marami pang sisibol na ng mga bagong storya dyan. Tapos bibigyan ko sila ng libreng workshop sa mga tao na gusto matutong magsulat. Naging estudyante rin ni Ricky ang sikat na direktor na si Joyce Bernal sa UP. Siya kasi yung nagbigay sa akin ng passion or ng love for film eh. Tapos naging teacher namin siya sa script writing. Tapos naging groupie na kami ni Ricky. Hindi lang groupie eh. Mga palamunin. Ibibigay niya talaga yung isang experience na hindi mo makukuha even sa university, sa ano. Makukuha mo lang kay Ricky Lee. Pag may workshopper ako na maski pa paano, naturoan ko, naging bahagi ng buhay ko, in a way, triple yung kaligayahang nararamdaman ko kaysa doon sa trabaho ko. Kasi ito, ang naapektuhan mo, hindi yung trabaho mo, kundi buhay ng ibang tao eh. Para sa isang Ricky Lee, hindi importante ang mga nahakot na parangal ng kanyang mga sinulat na storya. Ang mas mahalaga sa kanya ay kapulutan ng aral ang mga likha niya at mga karanasan niya. Mas mahalaga doon yung mga na-share ko sa pag-workshop ko kasi yung mga pelikula ko, marami man yun and may mga magaganda doon, hanggang doon na lang. Pero yung mga na-workshop ko, yung mga naturoan ko, yung mga nag-guide ko, magmumultiply yun. Yung isa magiging times 10 sa mga matuturoan naman niya. At yung 10 yun, bawat isa doon magta-times 10 li. So, dadami sila ng dadami. So parang habang panahon, nabubuhay na ako sa kanila. Walang katapusan ng pag-aaral at pagkakatuto para sa iyo man o para sa amin. Ang importante ay huwag nating isara ang bukal upang lahat ay makinabang. Mahaba ang daan. Sa paisa-isang hakbang ay makakarating ka rin. Isang institusyon na sa larangan ng screenwriting si Ricky Lee. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling simple ang kanyang hangarin. Ang maibahagi ang kanyang husay sa pagsusulat upang maiangat ang tila naghihingalong industriya ng pelikula sa bansa. Isang muka, iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.